manatili po tayong nakatayo, pwede po bang pakikuha nyo ang inyong mga Biblia? Pakibukas po sa 1 John 2, verse 28 to 29. 1 John 2, 28 to 29. Nakita nyo na po? Samahan nyo po ako magbasa. And now, dear children, continue in Him so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. If you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Dakilang Diyos, samahan mo po kaming patuloy sa aming pakikinig ng iyong salita. Tunay nga po, Ama, na Ikaw ang aming maitaas, Ikaw ang aming mabigyan ng kaluguran sa aming kalagitnaan. Ibuhos mo po ang iyong Santong Espiritu na mula pa po kanina, Panginoon, alam namin na narito sa aming kalagitnaan. Salamat po, patuloy mo po kaming saliksikin, patuloy mo po kaming palalimin, Panginoon, sa pagkaunawa ng iyong salita. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Para pong nalalata kayo. Sa mga nandiyan po, nanonood sa online, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, oh God! Are you ready? Handa na po ba kayo for the big event? Kapag po ba naghahanda tayo ng isang event o ng isang okasyon, ano po yung ginagawa nating preparasyon? Di po ba? Kasal, oh, di ba yung kasal, matagal ang preparasyon, yung mga dibu, ano pa? Ano pa po yung matagal na preparasyon ginagawa nyo? Wala? Hindi kayo naghahanda? Kasi ako nung magdibu po si Jubel, napakahaba po ng preparasyon namin. Napakadami po, kasi personalized po lahat, invitation, yung lahat. Talaga po nga, inayos namin ang husto. So, napakahaba pong preparasyon. Ang tanong sa umaga na to, are you ready for the big event? Ano po ba yung event na ibig kong sabihin? This event is the second coming of Jesus Christ. Handa na ba kayo sa pagdating ng Panginoon? Amen. Kailangan po handa tayo lagi. Kasi po, ito po yung, ang sabi po dito, there will be no sign, there will be signs in sun and moon and stars, and on earth dismay among nations. Magkakaroon daw po ng sign, pero hindi po binigay sa atin yung eksaktong oras. Kung kailan siya dadating, wala pong oras. Kahit po sa mananampalataya, hindi po binigay ang oras ng pagdating ng Panginoon. Sino rito nakakaalam ng oras ng pagdating ng Panginoon? Wala po, di ba? Lahat tayo wala. Ang tanong, are you ready for this big event in your life? Bilang mananampalataya, bakit hindi po kayo makapag-amen? Sabi po natin, I've trusted in Jesus Christ as my Savior, so I'm ready. Oo, nagtiwala ka sa Panginoon. So sasabihin mo, you are ready. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, yung malapit sa inyo. Tanong nyo nga, are you ready for the big event? Handa na ba kayo? The Bible teaches us that even as believers, we should be prepared for the return of Christ. Dapat daw po tayong maging handa. Sinabi po ito sa Mark 13, 33, 37. Maghanda daw po tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Therefore, be on alert, for you do not know when the master of the house is coming. Whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning, in the case he should come suddenly and find you asleep. Be on alert. Kailangan lagi daw po tayong handa. John warned us that we are in the last hour. Ano po napapansin nyo sa panahon natin? Ang sabi nung iba, kinoconnect nila masyado to sa sign na ito daw pong COVID, ay ito na yung sign na parating na ang Panginoon. Ito daw po, kaya daw po maraming nang namatay, maraming na lang na maalam, dahil ito na raw po yung sign na parating na ang Panginoon. Marami pong magtatry na ma-deceive tayo. Maraming magtatry na tayo ay mahatak pa. Ano po ba ang gagawin ninyo?
paano niyo po itetest yung sarili niyo if you are ready for this big event in your life? Lahat po tayo bilang mananampalataya, dapat po tayong maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin, hindi, tinanggap ko naman ang Diyos. Anong ginawa mo after knowing your salvation? After receiving Jesus Christ as your Lord and Savior, ano ang ginawa mo? Meron ka bang ginawa? Iyon po ang tanong doon. Meron po ditong tatlong test, the moral test of obedience of Jesus Christ. Ang ibig pong sabihin, are you honest? Are you in the right track sa pagsunod sa ating Panginoon? 1 John 2, 3 to 6 po ito. Test of obedience. Gaano ka sumusunod sa Panginoon? Ikaw at ang Diyos lang po ang nakakaalam. Pangalawang bagay, the relational test of love for the brethren. Interactive. Papaano mo itrato yung mga kapatiran? Papaano mo sila kinakausap? Papaano mo sila tinatrato? Ang pangatlo po, the doctrinal test of believing the truth about Jesus Christ. Ano nga po ba yung doctrine na na-impart sa puso mo, sa isip mo? Na once you are saved kahit magkasala ka. Na pag ikaw ay naligtas, wala ka nang pakialam sa iba. Ganun po ba tayo? Di po ba pag naligtas tayo, gusto nating i-share ito sa pamilya natin? Gusto nating i-share ito sa ibang tao? Iyon po yung isang test, doctrinal test. To be ready for Christ's coming, abide in Him as little children. Later we will discuss this more. John makes three simple but important points in preparing for the coming of the Lord. Are you ready for His coming? Ang hina, parang inaantok pa kayo. Handa na ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Gusto pala Tagalog. Number one point, Jesus Christ is coming again. Ito po yung truth. Jesus Christ is coming again. But the uncertainty, nabulol na po ako, doubt. The doubt is not about the fact because He is coming. Ito po yung totoo. Darating ang Panginoon. Hindi po yung pagdating niya ang hindi natin pinaniniwalaan. Tayong mananampalataya, naniniwala tayong darating ang Panginoon. But rather about the time of it, kailan siya darating. But we do not know when He will return. Yun ang mahirap doon. Hindi natin alam. So ano po ang dapat nating gawin? We must be prepared ourselves. Handa natin ang ating mga puso, handa natin yung ating mga sarili na tayo ay haharap sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Kailangan daw po handa tayo. He is coming. Ito po ay totoo. Ito yung totoo. Darating ang Panginoon. Hindi lang po natin alam kailan siya darating. Anong oras? Sabi nga po, kung ang may bahay ba alam na may magnanakaw, paghahandaan niya to, di ba? Kung may magnanakaw na darating sa bahay mo, hindi mo ba to paghahandaan? Siyempre, magpiprepare ka, may darating na magnanakaw, dapat bantayan ko yung bahay ko. Di po ba? Tayo, dapat daw po maging aware tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Lord's return, it is mentioned 318 times in the 260 chapters of the New Testament. It was mentioned now, every now and then. 318 times po sa New Testament, minention po ito sa libro ng New Testament. Jesus repeatedly mentioned His own return on the night before His crucifixion. He promised the anxious disciples. John 14:1-3. Maging ang Panginoong Jesus po, pinroclaim niya, babalik ako. Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. John 14:1-3 po ito.
Ibig sabihin, kahit po si Jesus Christ, sinasabi niya lagi na ako ay aalis, ngunit ako ay magbabalik. Aalis ako to prepare a place for you at makakasama ko kayo sa tahanan ng aking ama. Sino na po dito gustong bumalik? Umalis na? Wala pa, di ba? Kasi masaya pang mabuhay. Pero hindi po natin alam kung kailan din tayo magsusulit sa Panginoon. Hindi pa po natin alam yung certain time, kailan po darating ang Panginoon. Wala po nakakaalam nito. Hindi po niya sinabi to, hindi niya ni-reveal. Kasi pag ni-reveal niya to, ano kaya ang mangyayari kung ni-reveal ito ng Panginoon? Ano po kaya ang mangyayari kung ni-reveal ng Panginoon ang kanyang pagbabalik? Sa palagay niyo? Hindi kayo mapalagay? Sabi, ano po ang sa palagay niyo? Hindi ba unfair? Bakit di niya ni-reveal kailan siya babalik? Palagay niyo po. May unfair po ba doon sa nangyari? Wala po. Bakit? Binigyan naman niya tayo ng mahabang panahon para maghanda. To prepare. Pero ano ang ginawa mo? Ano ang ginagawa mo bilang Kristiyano? Ano ang ginagawa mo to prepare for the coming of the Lord? Meron ba? Diba? One thing is ever true, no matter what our prophetic views, it's absolutely true. Jesus Christ is coming back bodily as the conquering judge and king. Babalik ang Panginoon bilang hukom at hari ng mga hari. Sino pong huhukuman niya? Tayo. Handa ka na bang humarap sa Diyos? Handa ka na ba sa pagbabalik ng Diyos? Ano ang iyong gagawin? Pangalawang bagay po. When Christ comes, some will be ready, but others will not be ready. Kapag daw po dumating ang Panginoon, yung iba handa. Pero yung iba, hindi. Nasaan po kaya tayo? Asan ang posisyon natin ngayon? Doon sa handa o doon sa hindi? Truth hurts. Can you ask yourself if you are ready for His coming? Tanungin niyo nga po yung sarili niyo. Handa na ba ako sa pagbabalik ng Panginoon? Sa pagdating muli ng Panginoon? Sumagot po ba yung sarili niyo? Kayo lang po nakakaalam kung handa na kayo. Kung ano po ang ginagawa ninyo. Di po ba? Sa pagbabalik po ng Panginoon, there are two possibilities na sinabi ni John. Either you will have confidence that He is coming, or you will shrink away from Him in shame. Meron kang confidence. Yes, Lord, dumating ka na. I'm ready. Or, huwag muna, Lord, nahihiya ako. Wala akong ginawa. Hindi pa ako handa. Because you are not ready to meet Him face to face. Hindi ka handang i-meet ang Panginoon ng harapan. Bakit? Ano ang ginawa mo sa iyong buhay? Ano ang pinag-aksayahan mo ng panahon? Ano ang pinaggugulan mo ng iyong oras? Diba? O, Kristiyano ka. Pero may ginawa ka ba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, tanungin mo, ano ang ginagawa mo ngayon bilang Kristiyano? Ano po ang sagot? Sumagot po ba? O hindi nyo tinanong? Ang hirap po, no? Hindi po siya madali. Hindi po kasi madali na sabihin natin handa ka na kung alam mong hindi ka pa handa. When you are going into, pupunta ka sa isang journey, sa isang lugar, eto, mag-outing kayo.
ihanda mo lahat, di ba? Pag mag-outing kayo, sino ang nag-outing? Nagsiswimming? Patalang magtaas ng kamay. Nahihiya. Pag mag-outing, magsiswimming, pupunta sa mall, ano hinahanda nyo? Yung mall, okay lang yun, may ihanda dun eh. Pero pag magsiswimming, mag-outing kayo, ano hinahanda nyo? Pagkain, ano pa? Pera, ano pa? Pang-swimming, siyempre may swimsuit, no? Yung maganda. Ano pa? Wala na? Tignan nyo, magsiswimming lang kayo, ang preparasyon nyo, ganun ka ano? Ganun ka grabe, bibili ko ng bagong swimsuit. Magbi-beach kami. Di po ba? What more ang pagdating ng Panginoon? Ano ang gagawin mong paghahanda? Pag tinanong ka, handa ka na ba? Ano ang isasagot mo? Doon daw po sa mga nag-deny sa Panginoon, they were ashamed. Ni hindi nila na nasabi sa kapitbahay nila na may Diyos na tagapagligtas. Ni hindi nila nasabi sa kapatid nila na may Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay at kaligtasan. Di po ba nakakahiya? Nakakahiya, hindi tayo nakapag-send, nakapagdala kahit isang kaluluwa. Tapos sasabihin mo, handa ka nang humarap sa Diyos? Ni hindi ka nga nagpe-prayer meeting, tapos sasabihin mo, handa kang humarap sa Diyos? Pero pag outing, excited ka, gagawin mo ang lahat para wala kang makalimutan. Di po ba? Sa Mark 8:38 po, sabi dito, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His Father's glory with the holy angels. Kapag ikinahiya daw po natin ang Panginoon o ang Diyos dito sa lupa, ikakahiya din niya tayo. Gusto niyo po ba yon? Tinanggap mo nga ang Panginoon, hindi mo naman ma-share sa iba. Tinanggap mo nga ang salvation, hindi mo naman masabi man lang kahit doon sa staff mo sa opisina o sa office mate mo or sa kaklase mo or sa kapitbahay mo. Basta ang mahalaga sa iyo, ikaw ay ligtas. Di po ba? Ganun po ba yon? They will shrink back in fear and shame when they see Him in His glory. Matthew 22, ay Revelation 6, 15 to 17. Mahihiya po sila kasi hindi nila ginampanan yung kanilang pagiging Kristiyano. Diba? Pero meron pa pong isang mas nakakatakot. Even true believers could be ashamed when He comes. Kahit tayong mananampalataya ay mahihiya kapag dumating ang Panginoon. Bakit? Some have worked for Christ out of selfish, prideful motives. Maglilingkod ako sa Diyos, magtatrabaho ako sa gawain ng Diyos para ako sumikat. I will do it on my own. Gagawin ko to dahil matalino ako. Gagawin ko to dahil kaya ko. Do you think it is good? Sa palagay niyo, tama po bang motibo to? Maglilingkod ako sa Diyos, bakit hindi? Pero meron akong personal interest, bakit ko to gagawin? Mahiya ka, sabi dito. Even believers could be ashamed. Listen carefully, ah. Dapat hindi ka selfish. Wala kang prideful motives when you serve the Lord. They will be saved, but as through fire, when their works are burned up. 1 Corinthians 3 po ito galing. Maglilingkod ka sa Diyos nang wala kang pang sariling intention or interest. Walang pride.
Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos at ang nais mo lamang ay makilala ka, kapatid, mag-isip-isip ka. Sabi nga po dun sa isang teaching na napakinggan ko, kapag ikaw ay marunong kumanta, kumanta ka para sa Diyos. Hindi yung nagpapapilit ka pa. Nagpapa-importante ka. Yung kumakanta dito, nagpipreach dito, tumatayo dito, parehas lang po ang biyayang natatanggap natin doon sa mga naglilinis ng church, nagbubuhat ng bangko, doon sa mga nag-aassers. Wala pong espesyal, hindi espesyal yung mga nakatayo dito sa taas. Pare-parehas po tayo sa harapan ng Panginoon. Dapat hindi natin ilagay sa ating mga ulo o sa magkaroon ng pride. Lingkod ako ng Diyos. Oo, lingkod ka ng Diyos. Anong sukatan? Nasaan ka? Wala pong espesyal sa loob ng church. Wala pong espesyal na anak na Kristiyano. Pantay-pantay po tayo. Nagpakanta ka, nagpakain ka, parehas lang ang bibigay sa atin ng Panginoon. Ang reward. Basta ang puso mo ang maayos sa harapan ng Panginoon. Hindi yung iisipin mo, di naman sila makakakilos nang wala ako. Hello, maraming inilagay ang Diyos. Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kahit wala ka, tatakbo ang gawain ng Diyos. Huwag kang magmalaki sa gawain ng Panginoon. Ito po yung mga nahihiyang humarap sa Diyos sa kanyang pagbabalik. Bakit? Nagyabang sila. Gusto nila sila yung sikat. Kapag po ganito ang nasa isip natin, mahihiya tayong humarap sa Panginoon. Alisin po natin yung pride. Alisin po natin yung selfish motives natin sa Panginoon. Kailangan po ayos yung ating puso pagharap natin sa Panginoon. Po ba? Surely they must feel a sense of shame over their sin. Kung tayo po ay nagkasala sa Panginoon, mahihiya tayo sa Panginoon. Mananampalataya ka na, tapos kung sumagot ka sa magulang mo, napakaganda mong sumagot. Mananampalataya ka na, tapos ni isang kaluluwa, wala kang nadala sa gawain ng Panginoon. Mananampalataya ka na pag inutusan ka, sa loob ng church, nagre-reklamo ka, ako na naman. Diba? Kahit po bata lang ang mag-utos, sumusunod po ako. Kasi, dapat po meron tayong puso na marunong sumunod. Hindi ko mo, oy, mas maedad ako sa inyo, mas magaling ako sa inyo, hindi nyo ako pwedeng utusan. Hindi po ganun. We must remove every pride in our hearts, selfish motive, para po tayo ay makaharap sa Panginoon, face to face, at the time of His coming. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. We must be aware of the many shortcomings and failures in our life. Dapat daw po aware tayo, ano ba yung ginagawa natin? Tama ba yung ginagawa natin sa harapan ng Panginoon? Nakakalugod ba to sa Panginoon? Tapos magsisisi ka, if only I have done this, kung ginawa ko lang to nung malakas ako, sana nakapaglingkod ako sa Panginoon. Marami pong ganun. Kung kailan may sakit, at saka sasabihin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kung kailan naka-wheelchair, at saka gustong, Panginoon, gumawa ka ng miracle para makapaglingkod ako sa iyo. Hello, nung malakas ka, ano ginawa mo? Nung malakas ka, naglingkod ka ba? Hindi. Iniisip mo, kumita para sa iyong retirement. Diba? Hindi po masama maghanap buhay. Pero, tandaan po natin, sabi nga po namin kahapon, doon po yung ating DNG, di po ba, yung pagtuturo, bibigyan mo to ng panahon. Hindi yung
ay busy ako ng alas 8, busy ako ng alas 5, wala akong time. Kailan ka pa magkaka-time? Pag may sakit ka na. Di nyo naman siguro gusto yung magkasakit, no? Gusto, mas masarap maglingkod ng malakas. Di ba? Lord, bigyan mo akong trabaho. Maglilingkod ako sa iyo pag nagkatrabaho ako. Nung magkatrabaho, nasaan? Di ba? Nung magkatrabaho, ano ginawa? Lord, ano eh, ang dami naming project. Busy ako. Sorry. Eh kung sabihin din sa'yo ng Lord, sorry din, pagdating ko, hindi ka kasama. O ano? Huwag po kayo magpapapray sa akin pag sa trabaho, ha? Kasi po ako, ipagpapray ko kayo magkatrabaho. Pero pag nawala kayo sa gawain ng Panginoon, pagpapray ko kayong mawala ng trabaho. Ganun po ako kabold magsalita. Ang dami ko na po kasing pinagpray na nagkatrabaho, ang gaganda ng trabaho. Nasaan sila ngayon? Wala na sila lahat sa church. Nakuha niyo po yung point? Huwag po kayo magpapapray sa akin pagtrabaho. Kasi baka pagpray ko din kayo na mawalan ulit. Di po ba? Have confidence. Ibig sabihin, be bold, fearless, especially in the presence of a person in high rank. Sino po ba ang Panginoon? Ano po ba ang Panginoon sa buhay natin? Di po ba siya yung supreme God? Siya yung pinakamataas, pinakadakila. Kapag haharap ka ba sa isang mataas na public officials, anong gagawin mo? Di ba maghahanda ka? Alangan na mga harap ka doon, pagkagising mo, hindi ka na maghihilamos, tatakbo ka na doon sa ano, sa lugar niya. Paghahandaan mo yung pagharap sa isang public officials, paghahandaan mo yung pagharap at pagdating ng Panginoon, dahil ito ay sigurado, certain, darating ang Panginoon in His time na, na gusto niyang dumating. Lagi ko nga pong pinagpe-pray, Lord, dumating ka yung Sunday. Bakit po Sunday? Yung nasa church kami. But it does not guarantee po na kung muna sa church tayo, tayo ay makakasama sa pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Sasalain po kasi. Kaya nga po, handa na ba kayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Di po ba? Handa na ba kayo? Do we have confidence on His coming? Confident po ba kayo na darating na ang Panginoon? Sino po rito yung pag nagbibihis eh, hindi makuha sa isang bihis lang? Susuot yung isang damit, huba din. Ay, hindi, ayoko nito. Suot isang damit, huba din. Ayoko nito. Pag Sunday, paano kayo mag-prepare pagpunta rito? Nakakailang bihis kayo? Ako kasi isa lang eh. Ayoko kasi yung bihis ng bihis na pinapawisan ako eh. Pag ginapiisip kong iyon na, iyon na. Hindi na po ako magpapalit. Meron dito mga lima siguro. No. Sana ganun din tayo kahanda pagdating ng Panginoon. Kapag alam nating may kulang sa ating ginagawa sa ubasan ng Panginoon, hanapin natin yung kulang at ihanda natin ang ating mga sarili sa Kanyang pagbabalik. Pangatlong bagay po, to be ready in Christ's coming, you must abide in Him as little child. Abide in Him. Sumunod ka. Ano po yung abide? Implies persistent and purposeful action on our part. Maging sumunod daw po tayo bilang parang bata. To abide in Him, you must be in Him. Have fellowship with Him. Ayan. Pag sumusunod po tayo sa Panginoon,
gaano po ba yung ginagawa nating pagsunod? Paano po ba tayo sumusunod sa Panginoon? Kapag po ba sinabi ng Panginoon, anak, gumising ka na Linggo ngayon, anong gagawin mo? Anak, gumising ka na, merong tarying. Anak, gumising ka na, huwag ka na maglakwacha, huwag ka na mag-mall. Alas 6 ang family altar. Sinusunod po ba natin to? Sabi po kasi, to abide in Him, you must be in Him, have fellowship with Him. Mayroon daw pong ugnayan sa Panginoon. To abide in Him is both passive. Passive po, ibig sabihin, to abide in Him is both passive and active at the same time. Passive, submissive to Him. Active, live daily to please Him. Diba? Kapag sumusunod ka sa Panginoon, hindi po madali. Kapag hindi ka pa sanay. Pero kapag sanay ka na po, na sumunod sa Panginoon, sa kanyang, makinig sa kanyang salita, makinig sa kanyang mga sinasabi, madali na pong sumunod. Amen po ba? Kaya lang po tayo nahihirapan kasi hindi tayo sanay. Sa umpisa lang po yon. Pero kapag nakasanayan mo na po ito, hahanapin mo na. Hindi ka na mag-strive, hindi ka na mag-exert ng more effort, kundi ando na talaga. Pag dumating na yung oras na to, eto na, kailangan kong humarap sa Panginoon. Kailangan kong magkaroon ng fellowship sa Panginoon. Paano po ba natin siya sinusunod? Paano po ba tayo nagkakaroon ng fellowship sa ating Lord? Di po ba kinakausap natin siya? Tama po ba? Kinakausap niyo po ba ang Panginoon? We are commanded to abide in Him. Dapat daw po tayong sumunod sa ating Panginoon. Yung active test po nito, yung active test involved obeying His command, sundin mo yung kautusan ng Panginoon, loving the brethren, holding the truth of the gospel, seeking and desired deeply the Word of God. Hanapin mo ang Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Hindi yung, anak, halikan oras na lang prayer meeting, nasaan ka? Diba? Hindi ka makita. To abide in Him means to live righteously. Mamuhay ka. Righteously? Mamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Honestly, we live for Christ. Kailangan daw po namumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin na, hindi, alam ko na lahat. Hindi ko na kailangang umattend ng Sunday. Nagbabasa naman ako. Nasa bahay ako, nagbabasa naman ako. Oo, nagbabasa ka. Gaano kadalas? Gaano niyo po kadalas nahahawakan ang inyong mga Biblia sa loob ng isang araw? Gano'n nyo katalas hawakan na inyong cellphone? Walang bitawan? Tama ko ba? Pero yung Bible, gano'n nyo katagal hawak na binabasa? Tapos sasabihin mo, handa ka nang humarap sa Panginoon? Ang gagawin, sasabihin mo, hindi po yung Bible ko nasa cellphone. Kaya sa cellphone po ako nakahawak. Meron pa rin pong alibay, no? Living righteously is a lifelong process of growth in obedience to God's word. Ang pamumuhay daw po ng ng maayos sa harapan ng Panginoon, ito ay mahabang proseso. Hindi po ito instantaneous, hindi po instant. Ito po ay nagmangyayari na mamuhay ka ng nararapat sa harapan ng Panginoon, hindi po ito overnight lang. Ito po ay ipoprogram mo ng husto. Kasi hindi po siya madali, di ba? You will seek to please the Lord beginning on the thought level. Ahanapin mo.
mananalangin ka, magpupuri ka, sasamba ka sa Diyos, mag-uumpisa sa iyong isip, sa iyong puso, at sa iyong aksyon, lalabas ito, magmamanifest ito sa buhay mo. Naranasan niyo na po na kapag meron kayong gustong sabihin hindi maganda, may biglang magpa-plastic. Hep-hep, mali. Di ba ganun? May nagre-remind po sa inyo. Kasi nga po, meron kayong malalim na relasyon, connection sa Panginoon. Pero pag wala po kayong nararanasan ng mga ganitong bagay, hindi nyo man lang maramdaman na kasama nyo ang Diyos, aba kapatid, mag-isip-isip ka. Hindi ka pa handa. Kapag naranasan nyo po na, hindi, gusto ko pang magtrabaho, ayoko pang umalis dito sa mundo na to. Ano po ang sabi ng Panginoon doon sa mayamang hangal? Ngayon din, kukunin ko na ang buhay mo. So ano po ang kailangan? Kailangan lagi tayong handa. Boy Scout, laging handa. Handa saan? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Handa po tayo. Ihanda natin yung ating mga sarili. We must seek to please the Lord. At hindi tao. Hindi yung sarili natin. Ma-please natin yung sarili natin. Seek to please the Lord. Amen? To abide in Him means to hold firmly to the truth of the world, especially to the truth of the gospel. Yeah. Ang pagsunod po sa Panginoon, alam naman natin yung katotohanan eh, di ba? Alam naman natin. Pero, pinamumuhay ba natin yung katotohanan? Pinapamuhay po ba natin to? To hold firm sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa gospel, dapat po alam natin to. Na tayo ay dapat nakahawak sa Panginoon. Hold persistently to the truth. Sino po ba yung truth? Si Jesus. Humawak tayo sa Panginoon para hindi po tayo malaglag. Hindi tayo maiwan. To abide in Him means to be at home with Him and to be an alien to this world. Dapat daw po, yung mga, kung ano yung nasa mundo natin ngayon, iniiwasan na natin. Di po ba? Yung mga hindi magandang bisyo, yung hindi magandang bagay, yung mga hindi magandang salita, iniiwasan natin to. Dapat daw tayo ay sumunod to be at home with Him. Kapag at home ka sa isang tao, di ba nasasabi mo yung gusto mong sabihin? Kapag panatag ang kalooban mo doon sa isang tao, kaya mong sabihin kahit yung pinaka-personal mong nararamdaman. Amen po ba doon? Kung kayo po ay panatag sa harapan ng Panginoon o sa presensya ng Panginoon, kaya niyong sabihin sa Panginoon kung ano yung laman ng inyong puso. Kahit naman po hindi natin sabihin, alam ng Diyos eh. Pero yung kapwa natin, siyempre pag hindi natin sinabi, hindi nila alam. Pero bakit kailangan nating sabihin? Alam naman pala niya. Bakit kailangan nating sabihin sa Panginoon? Alam naman niya to. Ano po kaya ang dahilan? Gusto ng Panginoon maging confident kayo sa Kanya. Maging malapit kayo sa Kanya. Yung parang tatay mo siya, Lord, ganito kasi nararamdaman ko. Lord, pwede po bang ganito ang gawin ko? Lord, pwede po ba akong magtayo ng ganito? Lord, pwede po ba akong bumili ng ganito? Sa maliit at malaking bagay, consult the best consultant. Sino yung best consultant? The Lord. Magkakaroon ka po ng confidence kasi malapit ka sa Panginoon. Hindi ka magdidesisyon o hindi ka gagawa ng isang bagay na hindi mo tatanungin ng Panginoon kung pwede. Amen po ba doon? Or gagawin muna natin. Pag nagkamali, Panginoon, bakit nag-fail? Nag-consult ka ba sa Lord?
Panginoon, ba't di nagkasya yung pera ko? Pinabless mo ba sa Lord? Simpleng bagay, pamalengke. Pinagpe-pray niyo po ba'y pamalengke niyo? Sino po dito nagpe-pray ng pamalengking pera? Amen. Pinagpe-pray po yun. Panginoon, pagkasyahin mo po ang pamalengke ko. Oh. Pinagpe-pray po yun. May nagsabi nga po sa akin, pinagpe-pray mo pa? May pamalengke ka naman? Hindi po yun ang point eh. The point is, malaki o maliit, ipagpe-pray ko sa Lord. Panginoon, pagpalain mo po yung pamalengke ko, pagkasyahin mo. Ganun po kayo mag-pray ng pamalengke. Pagkasyahin mo po yung dala ko. Pinagpe-pray ko po yun. Sana po, para lalo po tayong maging malalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, maliit o malaking bagay, ipanalangin natin sa Panginoon. Itanong natin sa Lord, Lord, pwede po ba to? Eh sabi ng Lord, no. Eh sabi mo, yes. Sino mananalo? Ang Panginoon o sarili mo? Siyempre si Lord dapat. Kasi pag naging palpak yon, maninisik eh. Kasi Lord eh, pinabayaan mo ako, pinayagan mo ako eh. Ang tanong, pinayagan ka nga ba? Sinabi na ng Lord, huwag kang pupunta dyan. Huwag kang bibili nito. Eh Lord, gusto ko eh. Di po ba? Gusto ko eh. Kailangan daw po, hindi rin tayo mag-compromise sa mundo na to. Maging alien na tayo sa mundo na to. Ano po ba yung meron sa mundo na to? Ano po ang meron? Hindi nyo alam? Wala po kayong alam? Ano po ang meron? Sino rito yung nagtatrabaho? Sa ang opisina nyo ba, ano, Christian office? No. Hindi, no? O anong nangyayari sa loob ng opisina? O sa loob ng trabaho? Ano naririnig nyo araw-araw? Diba? Ako din po nakakarinig ng gano'n. Huwag kayong mag-alala. Kasi hindi din po, ano yan? Hindi din Christian office yung opisina namin. Mas madalas po yung may nagsisigawan. Madalas po yung may nagagalit. Diba? So, ibig sabihin, huwag daw po tayong mag-conform. Huwag na po tayong sumali. Maging alien na tayo sa mundo na to. Hayaan na lang natin sila. At kung pwede natin silang ituwid, ituwid natin sila. At kung pwede natin ipakita, oh, hindi lang pala pwede, dapat nating ipakita na tayo ay kaiba sa kanila. Amen? Eh, kaso, they were saying bad words, ikaw naman tuwan-tuwa. Ano ba? Paano mo ipapakita ang mananampalataya ka? Maging alien ka daw sa mundo na to. Huwag ka nang makipamatok doon sa kanilang ginagawa. Kung sila ay may ginagawang hindi maganda, huwag ka nang sumali. Huwag kang umayon doon sa gusto nila. Amen po ba? Ibahin mo, pakita mo. Mananampalataya ako. Hindi ako sasali sa ginagawa niyo. Diba? Simpleng example. Pala absent ka, Kristiyano ka. Pala late ka, Kristiyano ka. Mahilig kang mag-undertime, Kristiyano ka. Kristiyano ka ba talaga? Diba? Tapos pag namemohan ka, galit na galit ka. Oh. Kung ano yung ginagawa ng iba sa office, kasi lalo na ngayon, nag-pandemic, medyo maluwag ang oras. Dati ako po talaga yung nagme-memo sa mga late, sa mga absent. Ako yung nagko-call ng attention nila, then memo. Eh ngayon medyo maluwag. Dahil meron kaming
mga skeleton workforce, ganun. Pero, meron pa rin pong binabantayang oras at pinagpa-file pa rin ng leave of absence. Eh, maraming pasaway. Maraming pong pasaway, kaya yung sinusulatan ng attendance, ginuguhitan ko pag ano na, lunch na, guhit na yan, para wala na makapasok. Di po ba? Eh, kailangan po bang paalala pa lagi, oy, empleyado ka. Di ba? So, mahirap po, lahat sa part ko, ako nagme-memo, tas ako pala'y pala late. Ako pala'y pala absent. Bato-bato sa langit, tamaan po, may bukol sa mga nagtatrabaho. No po? Ibig sabihin, dapat po tayong sumunod. Simpleng bagay po yun, ha? Simpleng bagay. O, sasabihin mo, kiniklaim mo, oh, hindi, ayoko na mag-conform sa word na to. Pero ano ang ginagawa mo? Sa halip na mag-prayer meeting, may prayer meeting pala ng Thursday, nanood ka ng TV, komportable ka nanood ng TV. No? Tama po ba to? Playing games sa cellphone? Binibigyan mo ng importansya yung mga nasa mundo na to kesa lumapit ka sa Panginoon and have fellowship with Him. Di po ba? To abide in Him means that you are at home with Him and He is at home with you. Maging foreigner ka na dito sa mundo na to. Wag mo nang isipin na, hindi, eh, siyempre nakatira pa tayo sa mundo na to. Oo, nakatira ka sa mundo na to. Makisama ka, pero wag kang makikisama. Yun po yun. Abide in Him as little child. Sabi po doon, as little child, do not overcomplicate the Christian life. Huwag daw po natin overcomplicate ang ating Christian life. Kaya sabi ng iba, ayoko nang maging born again, maraming bawal. Hindi po bawal. Ikaw po mismo, pagka lumalim ka sa paglilingkod at sa salita ng Diyos, malalaman mo po yung totoo and the truth will set you free. Pag nalaman mo yung totoo, masama ito, bawal ito, ikaw mismo aalisin mo sa sarili mo. Walang ipinagbawal sa loob ng church. Hindi po sinabi na kapag ka ikaw ay, ang tawag nun, dati kang lasenggo. Sinabihan ka ba, huwag ka naiinom? Meron po ba sinabihan ganun dito? May nagsusugal, huwag ka na magsusugal. May sinabi po bang ganun yung mga nagpipreach? Wala. May conviction sa puso mo kapag ikaw ay intact sa Panginoon. Pag malalim ang relasyon mo at fellowship sa Lord, may nagko-convict sa'yo. Hindi na maganda sa katawan ko to. Hindi na maganda sa pananampalataya ko to. Hindi na maganda sa akin to. Nasasaktan ko na ang Panginoon. Amen? Wala pong nagbawal. Wala pong nagbawal sa inyo. Wala nagsabi sa inyo na huwag niyong gawin to. Pero kayo yung kusang nag-alis ng mga bisyo sa inyong katawan. Amen? Dahil po yon sa conviction ng Holy Spirit. Diba? Dahil sumusunod po tayo sa Kanya. Kiniklaim po natin na tayo anak ng Diyos. Pero hindi natin siya kinoconsider sa bawat decision sa ating mga buhay. Hindi natin siya tinatanong. Tanong po, do I spend consistent or regular time alone with the Lord in the world? Nag-uubos ba ako ng panahon, ng oras ko, mag-isa? O lumalapit ba ako sa Panginoon, mag-isa? Gusto ko bang makapiling ang Panginoon lagi? Am I trusting God by drawing near in prayer to Him? Ay to His throne of grace in all of my trials? Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Dumudulog ka sa Kanyang banal na trono kapag ikay may mga pagsubok sa buhay? Or sinosolo mo lang? Ito pa po ang mabigat. Do I memorize and meditate on God's Word, applying it to my life?
Sino po nagme-memorize ng salita ng Diyos? Sino nagme-meditate? Bakit walang, parang ang nag-amen, isa lang na dinig ko sa dulo. Hindi niyo po inaaral, kapatid. Are you ready for His coming? Kung ready ka, dapat nag-memorize ka man lang na verse at nag-meditate ka ng Word of God. Amen? Hindi mo masasabing ready ka kung wala kang alam kahit isang verse. Ni wala kang minememorize, ni wala kang minemeditate na Word of God. Tapos sasabihin mo, Panginoon, dumating ka na. Paano pag dumating ang Panginoon, matutupo ka? Kasi hindi ka pa handa. Am I faithful as steward of all God has entrusted to me? Tapat ka ba sa mga ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Ano po ba yung mga pinagkakatiwala sa atin ng Diyos? Ano-ano? Oras. Pera. Ano pa? Ano pa pinagkatiwala sa inyo ng Diyos? Tapat po ba kayo nakatiwala sa mga bagay na ibinibigay sa inyo ng Diyos? Yung oras mo. Ano ginawa mo sa oras mo? Inubos mo saan? Yung pera mo, anong ginawa mo sa pera mo? Inubos mo saan? Maraming bagay pong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pinamahala niya sa atin. Are we faithful enough sa mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Tapat po ba tayo? Ano po ang ginagawa natin? Am I growing in holiness, developing the fruit of the Spirit by walking in the Spirit? Lumalago ka ba sa kabanalan ng Diyos? O paglinggo ka lang banal? Kapatid, mag-isip-isip ka sa oras na to. As a little child, depend on your father for everything. Tayo ay mga anak ng Diyos. Magdepende tayo sa Kanya. Ano mang panahon ng buhay natin, sa Kanya tayo dumepende. Hindi po pwedeng pagkatiwalaan natin yung ating pera. Hindi, may savings naman ako eh. Pwede na ako, pag nag-retire ako, okay na ako. Sabi nga po ni Ed Lapis, sigurado ka ba na aabutin ka pa ng retirement age? Ipon ka ng ipon. Eh kung dumating na Panginoon, diba? Hindi po masama may pera ka sa bangko, hindi po ito masama, hindi po ito mali ah. Pero, kung doon lang po nakapokus ang paningin mo, ang isip mo, hindi, secure ako. Hanggang kahit tumanda ako, meron na akong pampagamot, meron na akong ganito, meron na akong ganun. Anong tawag sa'yo? Hangal. Hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo. Ang ihanda po natin, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yung pagsalubong natin sa Panginoon. Yung pag-meet natin sa Kanya face to face. Makikita natin ang Panginoon. Ito po ang ating paghandaan. As a little child, do not think more highly of yourself than you ought to think. Ayan. Hey, wag daw po na tayo mag-isip na mas magaling tayo. Tayo yung pinakamahusay. Tayo yung pinaka-the best. Sabi nga, hindi maganda maging number one. Babatuhin ka ng lahat. Pag ikaw ang number one, na-attacking ka. Ayaw nila na ikaw yung una. Gusto nila sila una. Sino po dito gusto lagi siya number one?
Pero number one ba si Jesus sa buhay mo? Gusto mo ikaw ang number one. Pero ang Panginoon, anong number sa'yo? Hello? Galit na po kayo? Diba? Huwag daw po natin isipin na tayo lagi yung nasa taas. Isipin natin ang Panginoon ang nasa taas natin. As a little child, revel in the Father's great love for you. Revel means celebrate. Ipagbunyi daw po natin o mag-celebrate tayo na tayo ay anak ng Diyos. Every father loves his children with a special love. God loves us so much. Mahal tayo ng Panginoon. Ito po yung totoong-totoo. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw niyang mapahamak tayo. Pero sino gumagawa para tayo mapahamak? Tayo. Tapos sisisihin natin ang Panginoon. Lord, pinabayaan mo kasi ako eh. Sino nagpabaya? Sino nagpabaya sa'yo? Ikaw. Tingnan nyo yung katabi nyo. Sabihin nyo, sino nagpabaya sa'yo? Ano po sagot? Pinabayaan ba kayo ng Diyos? Sino na dito pinabayaan ng Panginoon? Taas ang kamay. Di ba wala? Walang pinabayaan ng Panginoon sa atin. Nire-remind nga niya tayo eh. Malapit na akong dumating. Ano pa ang ginagawa niyo? Parating na ang Panginoon. Natutulog pa rin tayo? Ang mga espiritu natin tulog pa rin? Totoo po ito, parating ang Panginoon dahil sinabi ito sa Biblia. Pero tayo, ano? Confidence, kasi okay lang. Matagal na sinasabing parating ang Panginoon, di pa yan darating. Paano kung biglang dumating? Ano ka? Di po ba? Behold, yan. I am coming soon. Revelations 22:12. Behold. Parating na ang Panginoon. Kapatid, kung hindi ka pa handa, kung mayroon pang kulang sa buhay mo, sa oras po na to, bakit hindi mo po isipin, parating na ang Panginoon? Sabi ng Panginoon, I am coming soon. Soon. Ibig sabihin, malapit na. Kung di po kayo naniniwala, kung di po kayo satisfied, it's up to you. Hindi ko po kayo pinipilit. Hindi ko po kayo tinatakot. But the truth is, Jesus is coming soon. Andiyan na. Malapit na. Ano man po ang gawin natin, hindi natin ito mapipigil. Dahil ito po yung nakatakda. Ito po yung nakatsulat. Na darating siya sa oras at panahon na hindi tayo aware. Hindi natin alam kung kailan. So dapat lagi lang tayong handa sa pagbabalik ng Panginoon. Lagi nating handa, lagi tayong handa na darating siya any moment, any time. Walang nakakaalam kung kailan. Are you ready for the biggest, most amazing event in the world history? The return of Jesus Christ. Are you ready?
This is the big event na sinasabi ko. The biggest event ever na mangyayari sa atin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Are you ready for this big event? Kung hindi ba po kayo handa, mga kapatid, siguro po ito yung oras para malaman natin na kailangan tayong maging handa. Ano man po ang ating kalagayan sa mundo na to, kailangan po tayong maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sinabi naman po niya, babalik siya sa oras na itinakda ng Diyos Ama. Babalik siya. In a twinkling of an eye, He is coming, Maranatha. Hindi natin alam kailan. Hindi natin alam kung nandito tayo sa church, nasa kalye tayo, nasa trabaho tayo, nasa bahay tayo. Walang sinabi kung kailan siya darating. Pero, ang mahalagang bagay na ibinigay niya sa atin, be ready. Prepare yourself for His coming. Ihanda mo ang sarili mo, spiritually. Dahil darating yung takdang oras at panahon na ibinigay ng Panginoon. Handa ka na ba, kapatid? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Handa ka na ba? Are you ready for His coming? The biggest event ever na mangyayari